Anyon guys, dahil birthday ko bukas, magluluto tayo ng konting handa. Gagawa tayo ng lechon belly, maliit lang, at saka pansit. Yun lang yung handa natin. Kasi dito sa Korea, simple lang naman yung mga birthday yan dito. Cake lang, konting pagkain, ayun na. So samahan nyo ako, gagawa tayo ng lechon belly ngayon. Imamarinate na natin para bukas. Lulutuin na lang natin ng umaga. Bale, ito nga pala yung lechon belly na nabili ko. Napakamahal nito, grabe. Nasa 80,000 won ang isang piraso na to. Alam nyo kung bakit napakamahal nito? Kasi yung kinakain lang nito is yung dahon ng tea, yung matcha. Kaya yun, napakamahal. So hugasan muna natin to. Hugasan ko siya ng vinegar para mawala yung langsa niya sa ibabaw. Tapos i-dry lang natin ng towel. Dry natin siyang maigi. So medyo makapal to kaya titriman ko lang siya ng konti. At saka para meron na rin akong pangsahog bukas para sa ating gagawing pansit bihon. Makapal kasi yung bandang kabilang gilid niya. At saka medyo mahaba siya, so medyo puputulan ka ng konti para sakto sa rolyo mamaya. So una natin gagawin, hiwaan muna natin siya ng paganito, pahaba at saka pahalang, parang pa square square para naman sumiksik yung ating mga spices dito mamaya. Kung gusto nyong gayahin to guys, gayahin yung recipe na to, napakasarap nito. Ganito ako gumawa palagi ng lechon belly. So ayan, lagyan na natin ng spices natin, lagyan natin ng asin, ng ginger powder, so tantsa-tantsahan na lang. Lagyan natin ng paminta, ground garlic, tapos siksikin natin siyang maigi sa mga gilid-gilid niya. Kailangan pumasok yung lasa niya dyan, mamarinate siya ng maigi. So masamasahin lang natin yan. Tapos meron akong secret sauce dito. Secret yan, pero hindi secret yan. Panoorin niyo sa ibang video ko kung paano ko ginawa yan. Panoorin niyo yung lechon manok, ano ko, yung undox na lechon manok na video yan. Pareso ng sauce to doon. So ayan lang yung gamitin ninyo para mas lalong sumarap yung laman nito sa loob, para maging malasang malasa yung loob niya. Siksik na siksik yung lasa. So bukod pa dyan, maglalagay pa ako dito ng maraming tanglad. So didikdikid lang natin yan. Kailangan sariwa yung tanglad natin para mas maamoy talaga. Ayan ang sikreto ng paglilechon belly, diba? Yung maraming tanglad ng amoy. Tapos lalagay din tayo nitong onion leeks. Tapos itatali na natin. Medyo mahirapan ka kapag baguhan ka sa pagtatali, kaya dapat humanap ka ng katulong, yung tagahawak. Pero kung hindi naman, ikaw na lang din mag-isa, pero medyo mahirapan ka sa pagtatali. Ako kasi lagi ko nang ginagawa to, kaya medyo sanay na, okay na mag-isa. So ayan, magkabilang dulo muna yung tinali natin, and then ihuli na natin yung bawat kitna. So medyo liit-lita natin yung gap ng pagtali, kasi dyan na rin tayo maghihiwa later kapag luto na. So kailangan higpitan natin siya, yung siksik na siksik siya ganyan. At saka para hindi rin siya bumuka later. Tapos hugasan lang natin yung ibabaw niya para malinis. Tapos bubudburan natin siya ng maraming asin. Huwag kayong matakot kung gaano karaming asin ilagay ninyo, basta budbudan nyo yan. Kasi ang gagawin ng asin niyan, idadry niya yung skin niyan. Tapos ilalagay natin siya dito sa rack para lagay natin siya sa refrigerator overnight. Ano yan, bali yung dapat nakabukas lang siya para magdry yung ibabaw niya hanggang tomorrow. Para bukas mapalutong natin. Bukas. So ayan, birthday day na natin, at dadaan muna tayo dito sa pinagawa naming cake dito sa may cafe di mura. Di mura talaga, kasi hindi mura yung cake dito. Ayan, okay lang kung medyo may kamahalan, kasi talaga napakasarap ng cake nila dito. Lagi kami pumupunta dito. So kagandaan nito, freshly baked yung kanilang cake na nagawa araw-araw. So iba-iba yung flavor ng cake na to. Ayan, so, yung slice-slice siya. Mga sariwang putas yung mga toppings niya. So tara, balik na tayo sa bahay at magluto na tayo ng ating lechon belly. At ito na ang ating pork belly, medyo dry na. Lulutuin ko siya ng 3 to 4 hours.
At habang hinihintay natin yan, magluto na tayo ng ating pansit. So maglagay lang tayo ng oil, bawang, at ating yung sibuyas, carrot, yung celery, at saka yung ating mga bell peppers. Lutuin na natin ito ng una, yung mga sahog natin. Then maglagay din tayo ng tenga ng daga. Siyempre, ang sarap ng pansit kapag may tenga ng daga, damihan na natin. Then dipla na natin siya ng toyo, oyster sauce, black pepper, lagyan na rin tayo ng konting calamansi juice. And then makus-makus natin yan. Lagay tayo ng celery, maraming celery kasi masarap yung pansit na maraming celery. Yung amoy-amoy talaga. Maglagay na rin tayo ng chicken powder. Ang kasarap lalo. After nyan, itabi na muna natin yan at gagawa naman tayo ngayon ng stock natin na yung sabaw. Siyempre yung baboy na hiniwa natin kagabi, yung tinabi natin para may pangsahog, lagay tayo ulit ng bawang, sibuya, celery. Ayan, para mas malasa at masarap yung ating sabaw. Isayin lang natin yung maigi. And then maglagay na rin tayo dyan ng toyo. And then ng ating tubig. So magluluto tayo ng mga kalahating kilo lang ng pansit bihon. And then maglagay na rin tayo ng 2 pork cubes. Ayan, dagdagan natin para mas masarap. And then black paminta. Ito yung ating bihon from Philippines. So 2 sheet ilalagay natin, kalahating kilo. Sige na nga, dadagdagan na natin. Gawin na natin ng 1 kilo yan. Baka humingi yung kapitbahay at least. Meron tayong maibigay. Sigurado maamoy nila ito. Uy, pansit. Kaya manghihingi yan. So damihan na natin. So ganyan lang, malasa na yung ating sabaw. I-adjust natin yung tubig natin. Kasi nga, ginawa natin yung 1 kilo na. Okay lang na dagdagan natin ng tubig. Ganyan talaga gumawa ng pansit. Para pwede natin yung siyang habulin yung lasa niya. Kasi pag gumagawa ko ng pansit guys, hindi ko yan binababad. Diyan ko na yan niluluto sa stock niya. So lagay na rin tayo ng gulay, yung repolyo natin at saka syempre celery ulit. And then yung ating mga luto ng pangsahog. Yan. So ganyan lang kadali ako magluto ng pansit guys. So makikita niya mo sa itsura pa lang, nasarap na. Grabe yung sahog, ang daming sahog niyan. Nalagay na rin natin ng kalamansi para hindi na sila maglagay. Kasi hindi masarap yung pansit pag walang kalamansi. At syempre, maraming paminta. So halu-haluin lang natin yan. Tikman natin, i-adjust natin yung lasa. Malapit na maluto to. Dagdagan natin ng toyo pa kasi medyo matabang pa ng konti. So sakto na yan. Huwag lang masyadong maalat kasi mga Koreano ayaw nung maalat. So ayan na, tapos na yung ating pansit. Sarap nito, grabe. And then after 4 hours, ito na yung ating lechon belly. Wow, grabe, ang sarap. Sakto, perfect. Ayan, kitang-kita niya naman yung loob niyan. Malasang malasa yan sa marinate natin. So ano pang hinihintay? Lechon.